Magandang araw mga kapogi. Isa na namang aralin ang ating tatalakayin ngayong araw. Ito ang nakagagawa ng patalastas at usapan gamit ang iba't ibang bahagi ng pananalita. Handa na ba kayong makinig? Tara! Malugod kayong inaanayahan ng Ang Pamana Publishing para sa kanilang muling pagbubukas sa December 31, 2020, plus 8 ng umaga. Ang Pamana Publishing ay hindi lang bahay palimbagan, ito ay may sarili na ring silid-aklatan na magagamit ng libre ng mga mag-aaral. Meron ditong samusaring pangkalahatang sanggunian na kailangan sa pananaliksik at edukasyon. Ang edukasyon ay isang pamana. Natatagpuan ang Pamana Publishing sa Block 51, Lot 5, Phase 1, Springtown Villas, Barangay Bukal, Tansa, Cavite. Ito ay flyer, isang anyo ng patalastas. Ang patalastas ay isang paraan ng pag-aanunsyo ng mga produkto, serbisyo at kaganapan sa pamamagitan ng iba't ibang anyo ng komunikasyong pangmasa o pangmadla. Ang isang patalastas ay naglalaman ng mga impormasyon o detalye tungkol sa produkto, serbisyo at kumpanya. Ito ay maaring mabasa sa pahayagan, magazine, kalsada, poster, billboards, tarpaulin, flyers, brochure, internet, marinig sa radyo at mapanood sa telebisyon. Ang isang biswal na patalastas ay nagpapakita ng mga salita, parirala, sugnay o pangusap. Sa limbawa ng patalastas na ito, makita ang pangalan ng kumpanya, logo ng kumpanya, tagline ng kumpanya, detalye ng patalastas at address ng kumpanya. Nauso na rin ngayon ang infomercial. Isa itong anyo ng patalastas. Ito ay isang komersyal na inihaharap sa anyo ng isang maikling dokumentaryo na karaniwang may kasamang walang bayad na numero ng telepono o website. Kadalasang ginagamit ito bilang isang anyo ng pagbibigay ng impormasyon o kaalaman gaya ng pag-iwas sa sakuna, sakit, aksidente o kalamidad. Ito ay kadalasang ginagawa ng mga ahensya ng gobyerno o mga samahang may isinusulong na advokasya. Narito ang halimbawa ng infomercial. Basahin mabuti. Narito ang mga hakbang sa paggawa ng nakalimbag na patalastas. Una, kilalanin ang mga customer. Sila ang tatangkilik sa produkto o serbisyo, kaya nararapat lamang na ialay para sa kanila ang gagawing patalastas. Pangalawa, alamin ang pangangailangan ng customer. Hindi nagtatapos ang pagkilala sa kanila. Dapat ding alamin ang kanilang pangangailangan. Iyon kasi ang focus ng gagawing patalastas. Pangatlo, suriin ang katangian ng produkto o serbisyong dapat bigyan ng kahalagahan o diin. Mahalagang matukoy ang kahalagahan o gamit ng patalastas para sa mga customer. Kung wala naman itong maidudulot na mabuti, huwag na lang gagawin. At pangapat, gawin na ang patalastas. Isaalang-alang ang kulay, medium, larawan at simbolong gagamitin. Maging masining sa pagbuo ng patalastas. Makatutulong din ang panunood o pagsuri ng iba't ibang patalastas upang makuha ng ideya. May dalawang paraan ng presentasyon ng patalastas. Una, maaaring ipakita ang magandang epekto kapag ginamit ang produkto o tinangkilik ang serbisyo. Pangalawa, maaaring ipakita ang masamang epekto kapag hindi gumamit ng produkto o tinangkilik ang serbisyo. Ang mga patalastas na ipinakita kanina ay ginamitan ng mga bahagi ng pananalita. Ang bahagi ng pananalita ay isang kaurian ng mga salita. May 10 bahagi ng pananalita. Ang mga ito ay pangalan, panghalip, pandiwa, panguri, pangabay, pantukoy, pangatnig, pangukol, pangangkop, pandamdam, at pangawing.
Ang pangalan ay mga salitang nagsasaad ng pangalan ng tao, hayop, bagay, pook, pangyayari, at iba pa. Halimbawa, ang Pamana Publishing, Disyembre, COVID-19, Silid Aklatan, Mag-aaral, Sanggunian, Pananaliksik, Edukasyon, Lagnat, Medicaid, Ubo, Doktor. Ang panghalip ay mga salitang panghalili sa pangalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Halimbawa, kayo, kanila, ito, ganoon, ako, sino, saan, dito. Ang pandiwa ay mga salitang nagsasaad ng kilos o nagbibigay buhay sa isang lipon ng mga salita. Halimbawa, inaanyayahan, magagamit, binasa, makakukuha, bumisita, pinalawak, pumunta, maibibilang. Ang panguri ay mga salitang nagbibigay turing o naglalarawan sa pangalan at panghalip. Halimbawa, samot-sari, mahalimuyak, panloob, maputi, karapat-dapat, panlabas. Ang pang-abay ay mga salitang nagbibigay turing o naglalarawan sa pandiwa, panguri, at kapwa nito pang-abay. Halimbawa, malugod, sa tanggapan, ng libre, sa silid. Ang pantukoy ay mga katagang laging nangunguna sa pangalan. Halimbawa, ang mga, si, sina, nina, kay, kina. Ang pangatnig ay mga salitang nag-uugnay ng dalawang salita, parirala o sugnay. Halimbawa, o, at, dahil, para, kaya, kung, marahil. Ang pang-ukol ay mga katagang nag-uugnay sa isang pangalan sa iba pang salita. Halimbawa, sa, o sa mga, tungkol kay, para sa. Ang pangangkop ay mga katagang nag-uugnay sa panuring at salitang tinuturingan. Tatlo lamang ang pangangkop na ginagamit, ang G, NG, o na. Ang pandamdam ay mga salitang nagsasaad ng matinding damdamin. Halimbawa, aba, hala, naku, wow. Ang pangawing ay nagpapakilala ng ayos ng mga bahagi ng pangusap. Ang I ay palatandaan ng ayos ng pangusap. Pinapakilala nito na ang pangusap ay hindi karaniwan ng ayos. Halimbawa, karaniwang ayos. Magiging masarap ang tulog mo kung ito ang gagamitin mo. Di karaniwang ayos. Ang tulog mo ay magiging masarap kung ito ang gagamitin mo. Basahin mo ang mga patalastas. Piliin mo ang wastong bahagi ng pananalita para sa bawat patlang. Una, ang Treasure Mobile Phone ay napakahalagang bagay sa panahon ngayon. Kaya huwag nang magpahuli pa. Get one now at maging mayaman sa patlang dahil nilagyan ito ng mga learning sites na magagamit mo kahit walang internet. A. Alam, B. Kaalaman, C. Nalalaman, D. Napag-alaman. Pangalawa, protect your eyes, patlang ng Protex. Ito ay may pambihirang kakayahan sa pagproteksyon laban sa radiation mula sa mga gadget. Mahalin natin ang ating mga mata. Mag-protex na. A. Gamit, B. Gumamit, C. Ginagamit, D. Gumagamit. Pangatlo, anak, baunin mo itong heart alcohol para lagi kang protektado sa angkaman magtungo. At hindi lang patlang ang protektado, kundi pati ang kapwa mo. Ito ang heart alcohol, ang alcohol na may puso. A. Ka, B. Ko, C. Siya, D. Ikaw. Pangapat,
Vitamina C lang ang gumamit ng patlang katas ng honey, kaya loves na mga bata. Subukan mo na. A. Puro. B. Matamis. C. Marami. D. Malagkit. Ang lima. Mga kumare, mabagal ba ang internet ninyo? Patlang hindi makasabay sa virtual classes ng mga anak ninyo? Good news, dahil narito na ang Speedy. Napakabilis. Kaya no hassle na ang online learning ng mga bagets. A. At. B. Sana. C. Kaya. D. Dahil. Ang anim. Ang Malunggay Coffee ay nagtataglay ng amino acids, vitamins at minerals na wala ang iba. Hindi ka lang nagkakape, kumakain ka pa ng gulay. Sakto ito patlang mga insomnia. Try it now. A. Para sa. B. Para kay. C. Tungkol sa. D. Tungkol kay. Pampito. Hello mga sisterets, subukan ninyo itong patlang. Gawa ito sa sariwa at purong sabaw ng nyog at iba pang lokal na prutas ng Pilipinas gaya ng santol at balimbing. Kapag natikman ninyo ito, ito'y tiyak na hanap-hanapin ninyo dahil sa sarap. A. Bago juice drink. B. Juice drink bago. C. Bagong juice drink. D. Bago na juice drink. Pangwalo. Mahabang patlang. Don't worry, kid. Meron akong go na go lotion. Ano mang kagat na insekto ay kaya nito. Anytime, anywhere you go, dalhin mo ito para safe ka sa lamok at iba pa. A. Aray! Kinagat ako ng bubuyog. B. Wow! Kinagat ako ng bubuyog. C. Yehey! Kinagat ako ng bubuyog. D. Hala! Kinagat ba ako ng bubuyog? Pangsyam. Para sa proteksyon ng buong pamilya, gumamit na ng Herbman soap. Mabula, mabango. Protektado kayo sa anumang virus at mikrobyo. Herbman soap lang ang patlang mag-aalaga ng pamilya. A. Palagi. B. Talaga. C. Mahusay. D. Mabango. Pansampu. Pogi problems ba dahil sa tagyawat? Ito si Mr. Kinis. Ito ang sagot sa problema mo. Patlang ito ng antifungal ingredients na hindi harsh sa skin mo. Ibabalik nito ang natural mong kapugian, kaya balik kinis ka na ulit. A. Taglay. B. Taglayin. C. Nagtaglay. D. Nagtataglay. Sa paggawa ng patalastas at usapan, magagamit ang iba't ibang bahagi ng pananalita. Pangalan, panghalip, pandiwa, panguri, pangabay, pangangkop, pangukol, pangatnig, pantukoy, pandamdam, at pangawig. Ang bawat isa ay may kani-kaniyang gamit at layunin. Ang wastong paggamit ng mga ito ay magbibigay ng malinaw na impormasyon at kaalaman sa mga mambabasa at tagapakinig. Sa paggawa ng patalastas, isinasaalang-alang ang kapakanan ng customer o mga taong tumatangkilik ng serbisyo at produkto.